Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Love Reading for September 22, 2020. Please bear in mind that this is general reading po. So maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading for September 23. Opo, bukas. Please like, subscribe, and click bell button para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirit guides, ano po ang ganap today para sa mga single po, Cancer, Pisces, and Scorpio, ngayong September 22? Wow. Someone likes you. May admirer ka. So, your romance is blooming sa mga single dyan. Nag-flirting kayo. Gusto nyo mag-date kayo bukas or ngayong araw na ito. Some of you, it might be you or it might be your new person. Nag-stalk sa inyong social media. Nag-scroll siya sa mga pictures nyo. Pictures mo. So, gustong-gusto ka niya talaga. Focus siya sa'yo eh. Gusto ka niyang maging kasintahan. So, sa mga may relasyon dyan, Cancer, Pisces, and Scorpio, ngayong September 22. Nako. Naghiwalay kayo? Or nagkaroon ng space? Sabi niyo, no second chances. Kasi gusto niyo magkaroon ng self-growth. Oo, gusto niyo magkaroon ng transformation sa inyong life kasi naging stagnant. Kasi yung kayo pa, naging toxic. Naging toxic eh. So, you are decided to move on. Yung ex is, ang ex niyo, habol ng habol. Ayaw niyang hiwalay kayo. Ayaw niyang magkaroon ng hiwalayan. Gusto niyang maging kapareha mo siya. So, you are listening to your ego. Basta habol siya ng habol sa'yo. Ayaw niyang pumayag. So, let's see the clarification. Malakas ang inyong intuition ngayon. Nagkaroon kasi ng stalking dito. Oo, naging stalker siya. Or ikaw, naging stalker siya. It might be may nalaman kang sekreto mula sa kanya or kabaliktaran sa kanya. Oo, nag-stalk siya sa'yo at may nalaman siya tungkol sa'yo. So, kung ikaw ito, makinig sa inyong intuition, maaring may message ito na ibinigay sa'yo. So, the advice is to clear your mind and ask your heart for the answers you seek. Baka nagtanong kayo kung ito na ba tong taong ito nakatadhana sa'yo. So, ask divine guidance. Connect to your intuition. Listen to your intuition. Kung mayroon kang emotional intelligence, this will lead you to the answers you need about your romantic urges. So, sa mga single dyan, kahit may karelasyon kayo ngayon, the advice is trust your feelings instead of overthinking or overanalyzing. This is a reverse card. Nagkaroon po kayo ng isang mag-ingat sa taong kadate nyo. Oo, kasi may nakikita ako ditong greedy eh. Greedy, self-centered na tao. Baka magkaroon kayo ng toxic relationship ito kung gusto nyong tanggapin itong taong ito. So, may nakikita talaga akong greedy na tao dito. Masyadong focus sa material wealth. Maaring isa itong father figure eh. So, ayun. Kaya ingat din sa mga kaperahan nyo kasi magkaroon ng loss of money. So, mag-ingat. Sa may relasyon, nagkaroon ng self-protection dito. Oo. This is the confirmation na you are guarded na talaga. You are decided na no second chances. Oo. Siguro malaki ang kasalanan nito.
So, ayaw mo nang masaktan, defensive ka, guarded ka, ayaw mo nang magkaroon ng relasyon. Oo, para sa may relasyon dyan, umiwas ka ng away o confrontation ngayon para hindi kayo masaktan. Kumbaga, magkaroon ng limitation. Nag-ingat sa inyong sasabihin, baka masaktan yung partner niyo. So, this card asks you to release your fears. Nagkaroon ng reverse card dito, nagkaroon ng isang pressured kayo or pressured yung ex nyo. Kasi ito yung energy niya eh. Pressured siya na makuha kanya ulit. Oh, exhausted din siya. Mabigat yung pakiramdam niya eh nung nawala ka sa kanya. So, ayaw niyang pumayag. Nag-insist talaga siya. Pero sobrang affected talaga siya. Ito yung energy ng yung partner. Anong iniisip niya? Anong iniisip mo para sa mga single? I love you unconditionally. Para sa may relasyon, I couldn't let you get close to me. Sa mga may love advice po para sa mga single ngayong September 22. Align your intention with your actions. Advice po para sa mga couple ngayong September 22. Dreams. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. Pag-uusap din talaga dito. Oo. Yung solution. Yung mahinahon kayo. Baka kailangan nyo lang ng space. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. That is your reading today, Water Signs. Balik po kayo dito bukas. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.